Isa na namang mystery ang nasolve nga natin, mga kapirata. Si Jewelry Bonnie nga ang isa sa worst generation na hindi pa natin nalalaman kung ano nga ba yung devil fruit powers. Ano nga ba yung pangalan nito? May idea na nga tayo sa nagagawa nito pero hindi pa din nire-reveal ni Oda yung pangalan ng devil fruit na yan. Pero sa dulo ng video na ito ay sasabihin ko sa inyo kung ano ba talaga yung pangalan ng devil fruit ni Jewelry Bonnie. Bago yon ay isa-isahin muna natin yung mga sikat na teorya tungkol kay Jewelry Bonnie at sa kanyang devil fruit ability. Si Jewelry Bonnie ay mayroong ability na kung pagbabasihan sa mga alam nating information, eh kaya niya ngang mamanipulate ang age ng isang tao, maging yung mga hayop at ilang mga bagay. Sa Sabaw de Archipelago ay nakita natin na unang ginamit ang kanyang ability na ito during the time noong pinigilan niya si Zoro na makagawa ng greatest scene na maituturing, which is yun nga yung pag-atake sa isang celestial dragon. Nakita natin kung paano itinulak ni Bonnie si Zoro, kung saan naging isang bata nga siya. Then ilang minuto lang yung lumipas eh nagulat nga si Zoro na yung batang maliit na tumulak sa kanya ay nawawala, kasi nga bumalik na ito sa dati, sa dating katawan ni Jewelry Bonnie. Then sa kasagsaga ng nangyaring kaguluhan sa Sabaw de Archipelago noon para makatakas sila sa isla, ginamit ni Bonnie yung kanyang ability. Nalaman natin na hindi lang pala sa sarili niya kaya niyang gawin yung kanyang ability, kung hindi pati din sa ibang tao, which is nakita nga natin na ginamit niya ito sa mga marines, na yung iba ay naging bata at yung iba naman ay naging matanda. Then nangyari nga yung 2-year time skip, kung saan maraming nangyari sa Bonnie Pirates, to the point na nawalan siya ng pirate crew, which hindi pa na-explain kung nasaan na nga ang mga ito. Kasi nga nakita natin na mag-isa na lamang na naglalakbay si Bonnie ever since Dressrosa arc, kung saan first time ulit natin siyang nakita after ng 2-year time skip. At ang tanging moment lang na nalaman natin na meron pa siyang pirate crew ay noong One Piece Film Red na Stampede. Nakita nga natin kasi yung pirate ship niya dito. Pero simula nung Reverie hanggang sa ngayon, mag-isa na lang siya naglalakbay. Anyway, mabalik na tayo. So One Piece Film Red nga, una nating nalaman na hindi lang sa tao gumagana yung kanyang ability. Nakita nga natin dito kung paano ginawang ibon ni Bonnie ang dala niyang tray ng itlog na ginamit niya para ma-distract nga si Bullet at magamitan niya nga ito ng kanyang ability. Sa Egghead Island naman ay tuluyan nating nakita ang pagpapakitang gilas ni Bonnie gamit yung kanyang devil fruit abilities. Inintroduce nga sa atin dito yung named ability niya. Una eh ginamit niya nga yung distorted future, kung saan minanipula ni Bonnie ang age niya sa isang possible future kung saan yung kanyang katawan ay muscular, na nagbigay sa kanya ng strength na nakita natin sa panel na ito. Ito nga din yung posible na ability na ginamit ni Bonnie kapag minamanipulate niya yung age ng kanyang target, gaya nga nung kay Luffy. Nakita natin si Luffy as 70 years old Luffy, which alam naman natin na sa SBS eh gumawa nga si Oda ng good future at bad future para sa mga Straw Hats doon. At yung Luffy na nakita natin sa panel na ito ay yung Luffy sa bad future. Sumunod nga yung ability niya na age skewer. Dito naman eh yung alam natin na gagana lamang yung ability ni Bonnie kapag nahawakan niya yung kanyang target. Pero dito, gamit yung ability na age skewer, ginamit niya nga yung hawak niyang pipe upang tusukin si Vegapunk. At sa pamamagitan nito ay namanipula niya nga yung age ni Vegapunk. Dun nga sa pagtusok ni Bonnie sa katawan ni Vegapunk, eh lumabas nga yung mga age gems or yung mga gem of experience nga ni Vegapunk na nagresulta para maging bata si Vegapunk. Sumunod ay nakita natin na ginamit niya yung tinawag niyang aging shock o oiled shock upang madurog yung door lock sa room kung saan nakatago yung memory ni Kuma. Halos kagaya nga ito ng ability ni Shinobu. Now alam na natin kung ano yung devil fruit powers ni Bonnie base sa information na binigay sa atin ni Oda sa series. Ngayon ay talakayin naman natin ang ilang mga theory tungkol sa kanyang devil fruit ability. Halos lahat nga ng mga YouTuber ay nag-come up sa isang idea at nag-a-agree sila sa lahat. Ngayon ay daanan natin ang pinagsamang puwersa ni Treville at si Marshall DePreach na parehong English YouTubers about sa kanilang teorya tungkol sa devil fruit ni Bonnie. Sabi nila eh mayroon daw dahilan si Oda Sensei kung bakit hindi niya pa nire-reveal ang devil fruit o yung pangalan ng devil fruit ni Bonnie. Ito ay dahil clearly tinatago ni Oda na si Bonnie ang nag-inherit ng devil fruit ni Kozuki Toki, which is ang Toki Toki no Mi o ang Time Time Fruit, kung saan minamanipulate daw talaga ni Bonnie ay ang time at hindi ang age. Kapag gagawin niya ng bata o matanda yung kanyang target,
And sa mga bagay naman, eh nagawa niya ngang ma-dissolve ang door lock dahil sa pagmamanipulate niya ng oras nito. Dagdag pa nila eh kung mapapansin daw sa One Piece Devil Fruits, eh merong mga pair ng Devil Fruits ang halos magkakapareho, pero meron silang worst version at best version. For example, ay ang Devil Fruit ni Monet na Snow Snow Fruit. Ito ay ang worst version ng Devil Fruit ni Kuzan na Ice Ice Fruit. Habang yung Flame Flame Fruit naman ni Ace ay ang worst version ng Devil Fruit ni Akainu na Magma Magma Fruit. Dito ay napansin nila na yung ability ni Shinobu na kayang magpa-decay o magpatanda sa isang bagay o tao ay naisip nilang worst version daw ng Devil Fruit ni Toki. Pareho nga itong nagmamanipula ng time ng isang bagay. So kung ang kapangyarihan ni Bonnie ay same ng kapangyarihan ni Shinobu pero mas better version, ibig sabihin lang daw eh taglay ni Bonnie ang Devil Fruit ni Toki. Dahil nga alam natin na namatay na si Kozuki Toki, pero hindi naman natin alam kung saan napunta yung Devil Fruit nito. At ang pinakamalapit daw na kasagutan ay nakain nga ni Bonnie ang Devil Fruit ni Kozuki Toki. And explain din nila na yung ability ni Toki na makapag-travel into the future ay isa sa mga awakening ability ng Devil Fruit na ito. It will make sense din daw na si Kuma, ang tatay ni Bonnie, ay kayang magmanipulate ng space, habang si Bonnie naman ay namamanipulate nito yung time. Space and time nga daw kumbaga. Mas pinaintindi pa nga ni Marshall DePrich ang teori na ito tungkol sa ilang mga similarities na meron si Toki at Bonnie. Una na dyan ay yung tanong na kung paano nga nakuha ni Bonnie ang Devil Fruit ni Toki. Kung mapapansin nga daw yung pattern, si Kuruzumi Higurashi ang dating user ng Clone Clone Fruit, which is taglay na nga ngayon ni Bon Clay, ay naging kaibigan ng Straw Hat Pirates at especially ni Luffy. Habang si Kuruzumi Semimaru naman ang may-ari ng Barrier Barrier Fruit o yung former user nito, eh ngayon nga eh na kay Bartolomeo na yung Devil Fruit na alam naman natin na isa sa mga humahanga sa Straw Hat Pirates at kay Luffy. At ngayon ay under na ng kanyang Straw Hat Grand Fleet. It will make sense nga na si Bonnie na ngayon ay kasama ng Straw Hat Pirates at ni Luffy sa Egged Island na may possibility na maging alay nila ay taglay nga yung Toki Toki Nomi. Kasi nga yan nga lang yung tatlong Devil Fruit ability na inintroduce sa atin na taglay ng mga taga-Wano Country sa flashback ni Oden. Sunod ay ang tungkol sa malinis na pag-escape ni Bonnie. Sabi nga ni Akainu dati eh ilang beses na nga daw ito nakakatakas sa Navy. Na bring up din ito ni Lucci sa Egghead Island. Sabi dito ni Marshall DePrich ay malamang ginagamit ni Bonnie ang ability ng Devil Fruit na ito para makapunta sa future at makatakas. Pansinin nyo daw kasi yung panel na ito kung saan si Toki ay napapalibutan ng mga pirata. Sabi nga ng mga pirata kay Toki, eh hindi na nga daw ito makakatakas at wala na itong way para makatakas. Pero sagot naman ni Toki, eh meron pa nga daw siyang isang way. Yun ay ang tumalon sa future. Ibig sabihin lang daw, eh both si Bonnie at Toki, eh merong ability para makatakas ng smooth kapag nasa panganib sila. Ayan nga yung ilan sa pinakamalupit na theory about sa Devil Fruit ni Bonnie na napanood ko. Pero ngayon, ito na nga yung sasabihin ko sa inyo. Sa tingin ko nga ay nahulaan ko na kung ano yung tawag sa Devil Fruit ni Bonnie. Hindi nga ito yung Toki Toki Nomi o ang Time Time Fruit. Alam nga natin kung gaano kasimple yung mga solusyon o yung mga sagot sa mga mystery na binibigay sa atin ni Oda Sensei. Na tipong nasa harap na natin yung sagot, eh kailangan na lang nating mahanap. Agree nga ako na yung Devil Fruit ni Bonnie ay yung ibang version ng Devil Fruit ni Kozuki Toki at Shinobu. Kumbaga mas better na version. Pero dahil ang kay Bonnie ay parehong nakakapagpabalik sa pagkabata at sa pagkatanda at nakakapagparat ng bagay o nakakapagpa-decay ng mga bagay kagaya nga nung ginawa niya sa door lock na maging yung kanyang katawan ay napapalaki niya para mabigyan siya ng lakas, eh sa madaling salita eh nakokontrol niya nga yung development ng isang bagay o ng mga living things. Sa pamamagitan ng kanyang ability eh pwede niyang gawing underdevelop o develop ang isang bagay. Pwede din gamitin nga yung salitang growth. Ang pinakamalupit dito ay mabubuo natin yung pangalan ng kanyang Devil Fruit sa pamamagitan mismo ng pangalan ni Bonnie. Sa Japanese, ang salitang develop o growth ay may kahulugan na Nobi. Hindi Nobita kundi Nobi. Bonnie, Nobi. In short, ang tawag sa kanyang Devil Fruit ability ay Nobi Nobi Nomi. Teka lang, parang pamilyar nga yung pangalan na to. Yun
ay yung Nomi 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 na taglay ni Vegapunk. And ano nga yung nangyari sa utak ni Vegapunk kapag ginagamit niya yung kanyang Devil Fruit? Nagkakaroon nga ng growth o lumalaki nga yung kanyang utak. Pero kapag nababawasan naman, mababawasan din yung growth nito. Dagdag ko pa kapag sinearch nyo nga yung pangalan na Nomi Nomi Nomi, ay lalabas nga sa Google yung website na kung tawagin ay One Piece Fiction, kung saan nakalista yung Devil Fruit na Nomi Nomi Nomi, which is translated as Growth Growth Fruit. Ito nga ay nabuo ng mga tropa nating tourists na nag-iimbento ng kanilang website at sariling Devil Fruits. Pero mukhang tatama nga yung Devil Fruit na nilagay nila dito, kasi panigurado, ito yung pangalan ng Devil Fruit ni Jewelry Bonnie, ang Nomi Nomi Nomi. Expect natin na i-reveal na yan ni Oda ngayon sa Egghead Island, kaya abangan nating lahat. Dahil nga dyan, ulitin natin, ang ability ni Bonnie ay makapag-manipulate ng growth o development ng mga bagay o tao o hayop na mahahawakan niya. Pwede niyang gawing underdevelop ang isang tao mula sa kanyang adult form pabalik sa pagiging isang baby, o kaya naman ay patandain palalo ito hanggang sa maging gurang na. Napakadali lang kung iisipin ang teori ko, pero knowing sa ugali ni Oda, para sa akin ito yung posibleng gawin niya. Nasa harap na nga natin yung sagot at hindi na natin kailangan mag-dive in ng sobrang lalim. Pero if ever man natama yung Toki-Toki Nomi ability ni Bonnie based sa ibang theories, talaga nakaka-excite yun, knowing na merong isang character na naman na makakapag-teleport into the future. Ano yung masasabi nyo, mga kapirata? Maraming salamat sa panonood. Paalam!